Sala na ang mga ngalan ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesus Cristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ibagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin ang lahat. At sumayin niyo rin. Isang paalala sa atin ang kwento ni Lazaro at ang mayaman na kailangan nating alagaan ang mga kapatid nating salat sa buhay. Namumulot tayo kumong nahulog mula sa pagmamayaman. Isang malaking tulong na para sa kanila. Ang anumang mumunting na ibahagi natin sa kanila. Sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang ika-21 pambansang araw ng paglalayag. Ipanalangin natin ang 5,000 Pilipinong malalayag sa ako ng kanilang pamilya. Naway gabayan na protektahan sila ng Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalukong tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal ng pagkakain na dudulot ng kapatawaran ng matapang. Sinubong nagpagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating sa tagapag-anyayan ang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalulog ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, sa Diyos, sa kaitaas.
Ama namin, mga pangyarihan na ngayong pinakadakilang magagawa ay pagpatawa. At ang iyong lagi ni pinapakita ay pagkakabag. Padaluyin mo sa aming walang pagpayang kagandahan loob mo sa aming inilaan. Upang sa pagkakaming namin ng pangako kong bigay, kami gawin mo kasalo sa ikapagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawala. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Siyon. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang tama at nagpapahinga sa malalapad na hinlayan. Habang nagpapakusog sa masasarap na pagkain. Lumikha pa kayo ng mga awit sa salim ng mga alpa tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga kayo ang unang ipapapako. Matitigil na ang iyong mga pagpipigil at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaanuan. Gawin mo ang buong mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakantan mo ang buhay na walang hanggan. Yaman niyang katinawag ng Diyos, nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ng Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, inuutos ko sa iyo, ang mga tagubilin ito'y panatilihin nang mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Sa takdang panahon, siya'y irahayag ng mapagpalang Diyos ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita nino man. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May isang mayamang nagdaramit ng mga halin at sagasagana, sagana-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang bulubing na nanalang lasa, tagtag ng sugat na nakalumasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit bumong na hulog mula sa apat ng mayayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at inilaan ang kanyang masugat na matay ang ulubi at inilangan na ang sa piling ni Abraham na matay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaos sa palayo si Abraham, kapiling si Lazaro, at sumisigaw siya, "Utusan ninyo si Lazaro na isaw-saw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ng aking dila. Sapagat naghihirap ako sa apoy na ito." Kung sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagliis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaalim siya rito. Samantala ko na may nagdurusa, higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga nari na hindi makapariya at ang mga nari na hindi makaparinig." At sinabi ng mayaman, "Kung kayo po ang mga Abraham, ipamangit po ko sa inyo, papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagat ako may
limang kapatid na lalaki, paparoonin na ninyo siya upang babalaan sila. At ang hindi sila pumantong sa dakong ito ng pagdurusa. O yung sinabi sa kanya ni Abraham, na sa kanila ang mga sinulat ni Moses at mga propeta, pakinggan nila ang ngayon. Hindi po sapat ang ngayon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang matahal na muling na buhay, tatalikan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Si Lazaro at ang mayaman. Ang kwento ng isang mahirap na naging mayaman. Isang mayaman na naging mahirap. Para ding Cinderella. Pero bahagi yun na kung saan ay tayo na niya ngayon na magnilay sa apat na puntos. Una, siguro magtataka kayo kung bakit itong si Lazaro na mahirap ay nakapunta sa langit. Wala naman siyang ginawang mabuti na ipinakita sa banal na kasulatan. Ang nakita lamang natin ay siya ay mahirap. At ang pangalan niya ay Lazaro. Alam niyo, dahil mo binigyan ng pangalan yung ating mahirap na Christian, ibinibigyan ng importansya ng Ebanghelyo at ng ating Panginoong Jesucristo. Samantalang yung mayaman, walang pangalan. Sa iba pong mga Ebanghelyo, marimig natin yung salitang Dives. Bakit pangalan mo yung mayaman si Dives? Hindi yung pangalan yun. Yun po ay salitang Grego na kahulog katumbas ay mayaman. The rich man, ang mayaman lang. So, hindi mo talaga yun name, kundi naam. So, bahagi yun na kung saan ay binigyan ng pangalan. Binigyan ng pangalan itong mahirap nito para mapakita na para makita rin kung bakit ito'y pumunta sa langit. Dahil sa bahagi po, yung pangalan mismo Eliasar, Lazaro, ay nanggaling sa salitang Eliasar. Nang ibig sabihin ay ang tulong ng Diyos. The help of God. Kasi alam po natin, at bahagi rin po na ipinamanig po natin sa isa sa mga pinahalagahan po ng bagong tipan. Sabi ko nga, kung mayroon sa pag-utos sa Diyos sa lumang tipan, mayroon 8 Beatitudes sa New Testament. At isa po, number 1 sa 8 Beatitudes ay mabalag ang mga luka na walang inaasahan kundi ang Diyos. So, yun po yung kadahilanan kung bakit siya napunta sa langit. Yung pagkaunawa ko na kapag mga duka mas susceptible sa pag-iniwala sa Diyos kaysa kumisan sa mga mayayaman na ang kanilang inaasahan na rin ang kanilang sarili. But anyway, analang topic yun. Para mabigyan lang natin ng pag-aliwanag kung bakit itong mahirap na ito ay nakapunta sa langit. Wala naman siyang ginawang mabutihan. Pangalawa, si mayaman na nakita po natin bakit siya pumunta sa impyerno. Ano ang kanyang kasalanan? Well, hindi po
ang kanyang kasalanan ay ang pagiging mayaman. Hindi po kasalanan ang pagiging mayaman. Ano yung kanyang kasalanan? Yung indifference. Nakikita niya si Lazaro sa pintuan ng kanyang malapalas yung bayan na nagpapalipos. Hindi niya man lamang inabutan ng kahit ano. Yung bahagi po na ito'y pinatibay din ni Propeta Amos sa unang pagbasa. Kanyang sinasabi na sabing palag kayo, kayong mga Israelita, kayo ay akaglulugpot ang inyong katatayuan kasi nagpapasasa kayo sa inyong kayamanan. Hindi nyo napapansin ang mga mahihirap. At hindi lamang yun. Alam nyo kasi, kapag ang tao naging manhid, sabi nga sa English ay callousness, inakalyo. Kapag ikaw ay inakalyo na sa at hindi mo nalarwat naman yung paghihirap ng iyong kapwa na nakikita mo na sa iyong harapan, hindi mo lamang ginagawa. Nakakaliw mo na. Kaya ano nakita po natin sa Israelita yung sinasabi po ni Propeta Amos? Hindi rin nila nalarwat. Dahil sa kanilang kabusugan sa kayamanan, hindi rin nila nalarwat. Hindi lamang po yung mahihirap na kasama sa kanilang libuna. Hindi rin nila nalaman na yung kanilang kapitbahay, yung pong Babylonia, ay naghahanda na para siya ilusubin. So, naging manhid na rin sila. Kaya po yung pagiging manhid sa mahirap, kapag naging manhid tayo sa mahirap, marami na kayong hindi mararamdaman. Hindi nyo na mararamdaman ang mga pangyayari sa inyong paligid. Kasi bakit? Busog na kayo. Busog na kayo sa sarili ninyong katakawan at sa sarili ninyong pagiging mga sarili. Nakakalimutan nyo na maramdaman ang pangangailangan ng ibang tao. Yun ang kasalanan ng mayaman. Kaya kinakailangan natin na pag-ingatan. So yung bahagi yun ako sa amin, sana magkakaroon tayo ng higit na pagkakataon na sana ay matulungan natin iangat ang katayuan ng mga kapatid natin na higit na nakihirap. Let us not forget those who are suffering. Pangatlo, maliwanag din po na binibigyan natin sa Ebanghelyo natin, may langit at may impyerno. Very clear. At maliwanag po noon na anong sinabi dito, na kung ikaw ay nasa langit na hindi ka napupunta sa impyerno, at kung ikaw ay nasa impyerno na hindi ka na makapupunta sa langit, sa oras na ikaw ng iyong kamakakaya. Kaya, huwag natin hintayin na doon pa natin ma-realize later on. At pinagtitibay rito, higit sa lahat na alam, tungkulin natin bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Alam, na sana huwag natin kalimutan na turo ng ating pananampalataya, hindi natin maatim na sa gitna ng ating karamihan ay may makikita tayong naghihirap. Kaya ngayon sa ating kalimitan ni Pope Francis ay no one should left behind. Very strong po yung salita, no one is left behind. Mayaman ka na, pero iniwanan mo yung iba. Kasi bakit? Eh, mahirap siya. Ay, paano mga tamad yung mga yan eh? Well, responsible nila yun sa Diyos. Pero ikaw, anong pwede natin gawin? Dapat tinutulungan natin sila. Kasi hindi naman tayo tamad. At hindi sila natin ano? Tayo yung mga nananalig kay Kristo. At ito rin po sana yung higit natin pagbibay na maging bahagi rin po ng ating mga pag-idos. Lalo na ako, no?
yung aking service, yung paglilingkod. Alam niyo, kuminsan, paging bahagi ko sa ating simbahan. Ito yung, kung tawagin ako ay, the greatest treasure of the church on earth. Nakatago. Kasi maraming tayong social doctrines of the church. Pero kuminsan, hindi natin napapansin. Hindi natin nabibigyan ng higit na pagkilos. Very strong po yung ating priestly function. Yung ating pagdarasal. No, yung level of worship, on the level of liturgy, napaka-strong ko yan. On the level of pakikisa natin kay Jesus bilang propeta, very strong yun ako. No? Bahagi yun ako kahit sa simbahan natin. Pero sa level po ng service, ito yung medyo mahina. Ang kinakailangan ko namin palakasin. Alam mo yung hindi yung sinasabi ko? Bilang organization, bilang isang simbahan, bakit ko? Tingnan nyo, sa simbahan, ilan ang lectors and commentators? Ang dami natin lectors and commentators. Pero pag sinabi mo, ilan ang tao ng social concern? Ang pata, kailangan doon ang may tao yun. May coordinator tayo. Pero walang tao. Ilan ang miyembro ng health ministry? Isang leader, isang miyembro. Yun lang, nag-iisa. So, yung social, yung sa Ministry on Ecology, ang patong meron ba yun? Wala kahit tao sa Ministry on Ecology. Ministry on Prison. Bahagi yung komisyon ng saan yung makita natin. So, bahagi yung ang aming pakiusin, sana po ay mapalakas natin yung aspeto na ito. Yung bahagi na kumudusin ko ay bagamat hindi natin nakikita dito, no? Pero bahagi ng simbahan na ito yung mga pagkakataon na kinakailangan natin maipagkilos bilang isang organization. Nalo, tinutulungan natin yung mga kapatid natin na mga ipinuturing natin Lazaro. Kaya po naman, nais ko rin mong magpasalamat yung mga tumutugon sa ating panawalan, lalo-lalo na ang mga kinanawagan noon sa pinangalanan natin St. Martin de Porres Parish Risk Reduction Group, no? Na kahit po pa parang ay meron tayong grupo na siya kunin kung sakaling mayroong mga insidente na risk, katulad po ng lindol. So, ako rin po nagpapasalamat dun sa mga tumugon, yung mga inaalis daw natin ngayon, sinisimulan natin, yung St. Martin de Porres, no? Cancer Support Group. Kasi ito yung mga nakita natin. No? Pero marami pa rin tayong mga pagkilos. This coming Friday, ang diocese po ay nagpapagawan ng 2 representatives from the each parishes. Lalo, na matugunan din natin yung question ng drug problem ng ating lipunan. Isang bahagi yung makunsan na kinakailangan din natin na mabigyan ng higit ng pagtugon. So, yung para lamang maging maliwanag na hindi lang tayo nagko-comment. Kinakailangan din natin pag-isipan. So, nagpatawag po ang diocese para po sa mga parokya na bibilang ng Archdiocese na sa ating Diocese of San Pablo. Na bigyan din ito ng pagtingin kung ano ang magagawa ng parokya sa suliranin ng drug addiction. Bakit? Sila din po yung mga Lazarus na nangailangan ng tulong, no? Sa kanila ng kapaliwa. Pero yun po, no? Hindi lamang sapagat sa tabot namin gawa ng impyerno. Ngunit higit sa lahat ay para maging maliwanag, katulad ko na ipinahayaw sa ikalawang pagbasa na ito ang tungkulin natin bilang mga tunay na mga nananalig sa ating Panginoong Hesus Kristo. Pangapa, isa pong maliwanag na pagtugon, no? Ito po ay application, no? Na pagtulog namin
pagmamasala sa kay Lazarus, nabanggit na ho sa pasimula ng pag-iribong ng misa na yung ating second collection ay para sa mga nasa lagda ng bagyo sa Batanes. So ito po yung concrete application na matulungan natin si Lazaro. No? Ito yung Lazaro ng ating bayan ng bansa. No? Yung mga nasa lagda na nakalipas ng bagyo sa Batanes. At sana rin po, maging maliwanag din po sa atin. No? Well, baka gawin nyo lamang ay yung inyong pang first collection, ililipat nyo lamang sa second collection, no? Huwag naman po, kasi yung first collection natin ay para po yan sa maintenance ng ating simbahan. No? So, maging bahagi rin mo na kung saan, para mapinisan additional, ay makita rin natin na yung sinabi sa Ebanghelyo na kinakailangan ko rin maramdaman. Kaya po napakaganda yung pagtulong because yun po yung aking pamamaraan ng pakikiramay. Nakikisa tayo sa kanilang paghihirap, hindi lamang sapagkat tayo nakikisa kanila sa kanilang paghihirap, kundi sa pamagitan ng pakikisa natin sa kanilang paghihirap, we uplift them from their suffering. Ikinataas natin sila sa kanilang paghihirap. Hindi lamang sa panalangin, kundi sa tulong na inyong ibinibigay. Nakapaniwala ko sa inyo na yung tulong na inyong ibinibigay, ito pong tulong natin ibinibigay for Batanes, this will be transferred from diocese to diocese. No? Hindi po yan ibibigay sa local government units. Yan po ibibigay din doon sa diocese ng Batanes na para sila naman ang gumawa ng pamamaraang pagkilos upang ang mga tao. Pero hindi lang po ito para sa mga Katoliko, no? Kundi para sa lahat ng nasalanta ng bagyo, Katoliko man o hindi. So, bahagi po, application, concrete application na matulungan natin ang ating mga kapatid na itinuturing natin si Lazaro. So, apa? Ang si Lazaro, mo pala, hindi ito yung kapatid ni Martha at naka ni Maria. Kasi kung misa iba ng tatanong, kasi si Martha at Maria, medyo may well-off yun. Ito hindi po ito. Magkapangalan lang sila. So, si Lazaro ay napunta sa langit sapagkat maliwanag po na bahagi po ng isa sa walong pagpapala. Papapala ng mga tupa na walang nasa kundi ang Diyos. Si itong mayaman, bakit napunta sa impyerno? Sapagkat sa kanyang hindi pakikilahok na matulungan si Lazaro sa kanyang gitna. Pangatlo, bahagi po ng ating paninilay na mayroong impyerno at may langit. Huwag na natin hintayin na ito ay maunawaan natin sa oras na ating kamatayan. Pangapat ay ang mga kapatid natin na itinuturing nating Lazaro sapagkat sila ay nasalanta ng bagyo sa Batanes ay ating tulungan. Sumasampalataya ako sa Diyos na kapangyarihan sa lahat na ikaw ang magkaman ng tupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo ang isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, at itawa-tawa siya lang ng Espiritu Santo, ibinangalan ni Santa Maria Mirel, ipinagpasa ang Diyos si Pilato, binago sa Diyos na tayo nililing, nanalo
Sumahan sa palatayo ng Panginoon, sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na siyempre at patuloy ka. Sa kasamaan ng mga kanalan, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga tayo na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Puno ng mga hamon ng ating buhay dahil dito. Kailangan mapanibago natin ang ating pananampalataya at pananabutan. Ipanalangin din natin sa Ama ang mga manlalayag sa punang kanilang pamilya. Doon pagtiwala natin ang dasalin, Panginoon, kung ibig mong tingin ang aming pangalan. Panginoon, kung ibig mong tingin ang aming pangalan. Ipalaganap mawa ng simbahan sa pamumuno ni Santo Papa Francisco, ang turo ng Ebanghelyo utol sa pagpapala sa mga taong mahirap at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, kung diyo mong tingin ang aming panalangin, gabayan nawa ng Espiritu Santo ang Pangulo ng ating bansa, utang sa lahat ng oras ay sikatin niyang isulong ang kapakanan ng mga maralita at hamak sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, kung diyo mong tingin ang aming panalangin, makatagtunawa ng mga taong may mabuting kalooban ang mga kapatid nating naghihirap, mga may sakit, nag-iisa at yung mga walang trabaho. Manalangin tayo. Panginoon, kung diyo mong tingin ang aming panalangin, naway ang lahat ng manlalayag sa punang kanilang na pamilya ay manatiling matatag sa panahon ng pagsubok, kalungkutan at pagkabahala. Manalangin tayo. Panginoon, kung iyo yung tinggi ang aming panalangin, naway matanggap ng aming mga yumaong kapatid, lalo na ang mga manlalayag na namatay dahil sa sakuna at karamdaman. Ang biyaya ng makapiling si Abraham, ang mga anghel at mga banal sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, buong inyong tingin ng aming panalangin. Ama, tingin mo ang aming mga panalangin, buksan mo ang aming mga puso sa mga pangailangan ng aming mga kapwa. Nang sa gayoy, mapaglingkuran ka namin sa pamagitan nila. Tanggapin mo rin ang aming mga panalangin para sa ikabubuti at kaligtas ng mga Pilipinong manalangin. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
loobin mong ikalugod ang aming paghahantog. Halito nawa ang siyang magkaloob ng iyong pagpapala sa aming umaagos. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinaasa namin sa Panginoon. Salamat natin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin ang makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa naging kapwa namin mga asawa pa, may mangunang umako sa pananagutan dahil ang alamong magbago ang hinamiyas ng pagkakanya-kanya ng isang katauhan. Bungalang pagdiri siya ay nanahin at ang kamatayan ay kanyang nalubit. Kaya siya ang aming daan para ating masapit ang iyong tapat at maasa ang pag-ibig. Kaya kay isa ng mga anghel, kanang hisiawin ng papuri sa inyong walang umpay sa kalamatan, kami nagdubunyi sa iyo kanakilala.